Welcome back to ACO 3193, Strategic Tax Management. Now for this lecture video, we will be discussing tax remedies. Before you do that, no, we need to understand why. Why are we going to discuss tax remedies? No? Supposedly this topic has been covered by your tax one, your income taxation. Now, strategic tax management is not involved only with the determination of the optimum amount of taxes to be paid by a taxpayer with respect to a certain transaction, a particular transaction. A very critical portion of strategic tax management is planning ahead. Meaning, even before you enter into this kind of transaction, even before you determine what is the optimum amount of taxes to be paid, what are the available options to the taxpayer, whether they should donate the property or sell the property or to invest the property in a corporation, etc., etc. The taxpayer must be able to plan ahead. And this planning ahead should include the consultant informing the taxpayer or the client the available tax remedies in case there will be problems ahead. Obviously, you can always prepare for problems, and ideally, you should not be the ideal situation is there is no problem, but that is only ideal. We cannot ensure. We are not insurers. Accountants and consultants are not insurers, so it's possible that in the future, problems may be encountered. So planning ahead is part of your strategic tax management. Okay, you should be familiarized. No, you should familiarize yourselves with the available tax remedies under the National Internal Revenue Code. Although this is not solely the function of the accountant or of the consultant. Meron tong collaboration. Tax remedies is a collaboration between accountants and lawyers alike. So, pag-usapan natin ang tax remedies. So, for this tax lecture, we will discuss two major remedies. Yung remedies available to the taxpayer and to the government in case of assessment, and remedies available to the taxpayer and the government in case of refund. Assessment. First, what is assessment? So assessment is equivalent to audit. Para siyang audit to be conducted by the BIR. So particularly, assessment is the process of examining the taxpayers within the jurisdiction of a district in order tax district office, revenue district office, in order to determine and collect the correct amount of internal revenue taxes. So para maintindihan natin, na parang lahat, you should be able to understand that or to know na ang mga tax liability ng mga taxpayers ay dumadaan sa tinatawag na self-assessment. As the term would imply, it is the taxpayer himself or herself who will determine his or her tax liability. So meaning, if a taxpayer is, let's say, liable for income tax, yung taxpayer mismo, with the assistance maybe of professionals, pero yung taxpayer mismo ang kailangan mag-determine kung magkano yung kanyang gross income, magkano yung pwede niyang i-claim as allowed deductions, magkano ngayon ang taxable net income, and magkano yung tax due. Siya rin ang mag-determine kung meron ba siyang available na tax credit para magamit niya yun to offset yung tax, yung kanyang tax due and to arrive at the tax liability or the tax payable or the tax still due. Sino magkatrabaho niya? Not the BIR, but you as a taxpayer. You can
seek the assistance of ano or advice of professionals, hanapin ng accountant or ng lawyer to assist you in the preparation of your tax return. In any case, it is called self-assessment. Kasi yung taxpayer mismo ang pipirma niyan ng kanyang tax return. For example, may namatay and they are preparing the estate tax return. So who will prepare that? The taxpayer, the heirs, the administrator or the executor. Siya nga ang maglalagay dun sa kanyang tax return kung magkano yung gross estate. Kung magkano ang exclude mo from the gross estate. Yung taxpayer din ang mag-determine kung magkano ang available na deduction, magkano ang losses, indebtedness, and tax available, magkano ang family home, magkano ang standard deduction. Wala namang question for that, pero magkano ang standard deduction. Pwede ba sa kanya yon? So with those factors, yung taxpayer din mismo ang mag-determine kung magkano ang taxable net estate, magkano ang tax estate tax due, magkano ang estate tax payable. So in that case, self-assessed yan. So every return filed will just have to be accepted by the BIR. Hindi pwede na every time na merong sinafile na return, yung BIR, yung personal ng BIR, aalamin niya na agad kung tama ba o mali yung nilagay mo dun sa tax return mo. That would be not practical. No? It would take magkakaroon ng mahabang-mahabang pila sa mga BIR offices kung every time na merong return na ipa-file, merong nakakabantay doon na taga-BIR at magtatanong, tama ba yan yung ginawa mo? Tama ba yung ginawa mo? Tama ba yung ginawa mo? O pag mali, ulitin mo. O ganito dapat yan, etc., etc. That's not practical. At hindi yun yung kinocontemplate ng batas natin. So every time that a taxpayer will submit or file his or her tax return, whether income tax return yan, estate tax return, donor's tax, VAT, percentage, excise, or documentary stamp tax return, the BIR will just accept it. Unless talaga may mga maling-mali talaga dun sa return. Mali yung return na pina-file mo, maling RDO. There's a possibility na i-refuse yan ng BIR. But more or less, no, pag regular naman tignan no, yung iyong return, then kahit na mali yung computation mo dun, technically, tatanggapin yan ng BIR. Kasi ang process natin for determining tax liability ay tinatawag na self-assessment. Pero presumption lang yon. Meaning, merong opportunity ngayon si BIR na i-determine tama ba yung ginawa ng taxpayer? Tama ba yung mga information na dineclare niya sa kanyang income tax return? Totoo ba na ang kanyang gross income ay 12 million lang? Totoo ba na ang allowed deduction niya ay 8 million? Totoo ba na ang kanyang tax due ay gantong amount? Totoo ba tong mga to? So in effect, para siyang audit, no? You have to substantiate, tama ba yung mga nakalagay dyan? So ngayon, yun yung gagawin ng BIR. Yung proseso na yan ay tinatawag na assessment. I-examine ng BIR yung mga taxpayers within their respective revenue district jurisdiction for the purpose of determining and then collecting, syempre hindi natatapos sa determination yan. O pag nalaman ng BIR, kulang ka pala ng binayaran mo ng 500,000, kukolektahin na yan. Part yun ng process ng assessment. The correct amount of internal revenue taxes. Pero yung karapatan na yan ng BIR to conduct the audit ay hindi siya dapat gawin ng hindi naaayon sa batas. Meron tayong mga alituntunin na kailangang sundin kung paano ba yan ginagawa ng gobyerno. Okay. So we will now be discussing the steps. Step zero siya. Step zero, filing of the return. Kasi di ba ang purpose ng assessment ay to determine the correctness of the information provided by the taxpayer in his or her return. Whatever return it is, i.e. income tax return, estate tax, donor's tax, VAT, percentage, whatever return it is. So magpa-file ka ngayon. Siyempre, technically, hindi pa nag-start yung assessment process doon. At the self-assessed nga siya, hindi pa yun yung technical na assessment. So before the BIR supposedly can conduct an assessment, siyempre the taxpayer should file a return first. Importante itong filing of the return na ito
Kasi dito natin malalaman kung kailan ba mag-start yung pangalawa. So nag-file ka na ng return. Step 1, kung gagawin ng BIR, na i-audit ka, mag-decide yung BIR, na i-audit ka, yung paraan ng pag-audit na yan, yung pag-notify ng BIR doon sa taxpayer na siya ay magiging subject of an audit or an assessment is through the issuance of letter of authority. Letter of authority. No, as the term would imply, it is in the form of a letter. This is signed by the BIR commissioner or his or her authorized representative. And it is a notice, no? It is a letter notifying the taxpayer that he or she will be subjected to an assessment. And this person, this group supervisor, this tax examiner is authorized to perform the audit. Kaya siya merong letter of authority kasi parang ino-authorize ng BIR through the commissioner, itong tao na to, usually dalawa silang nakapangalan doon, to conduct the assessment. May mga pakiusap pa doon na please, tawag dito, coordinate with Mr. X and Mr. Y for the conduct of the assessment. Okay. Usually, itong letter of authority na yan ay may kaakibat na list of documents. Meron dong checklist ba? In order for us to be able to conduct the audit, kindly furnish itong si Mr. X at si Mr. Y ng mga sumusunod dokumento. Your ITR, for example, for the year 2019. Your VAT return for the year 2019. Your quarterly ITR for 2019. Your business permit for 2019. Journal, ledger, worksheet, etc., etc. List of summary list of purchases, summary list of sales. Nakalista siya doon. Nakalista yung mga documents na syempre, since nag-a-assess nga yung BIR, dapat meron siyang source document. The same way na, di ba sa financial audit, kapag meron kang gustong isubstantiate, totoo ba tong revenue na nakalagay, tama ba na ito ang sales revenue na kailangang i-present in the financial statement, hahanapan mo siya ng substantiation. Ganon din essentially ang assessment. Okay. I need to mention that a letter of authority can cover only one taxable year. So hindi pwede na ang letter of authority will cover like 2019, 2018, and 2017. No. 1:1 siya. It can cover less than 1 year. Okay lang yon. So for example, you will be subjected to an audit of your VAT for the first and second quarter of 2017. That's okay. Ang hindi pwede ay yung lalagpas siya ng isang taon, yung coverage ng isang letter of authority. You should also remember that a letter of authority can cover different kind of taxes. Kasi usually, tuhog siya kung baga. If you are trying, if the BIR is assessing your income tax return and the first item in the income tax return is the revenue from sales, most probably, kung VATable yung VAT registered yung taxpayer, nagpa-file din siya ng VAT return niya. So yung first item mo doon sa VAT return, which is also sales, no, pagsabayin mo na. Diba? Kasi kung ano naman syempre yung nireport mo for VAT purposes, most likely will also be the amount that you will present in your income tax return for income tax purposes naman. Syempre, it's not always na magkapareha sila, but most likely magiging pareha sila. Especially kung lahat ng ng revenue mo ay VATable. In case na meron kang mga non-VATable na transactions, that will still be reflected in your VAT return. Again, the VATability of a transaction is different from its taxability for income tax purposes. Syempre iba yung parameters natin to determine kailan taxable to for income tax purposes, kailan taxable to for VAT purposes. Syempre magkaiba yon. But then again, sinasabi ko nga dito, in a letter of authority, the BIR is not prohibited from doing so. So maaari na in a letter of authority, you are being subjected to the assessment of your income tax return, of your withholding tax return, mga final income tax return, yung value-added tax return mo, etc., etc. Yan yung mga ino-audit as long as they will cover the same taxable year and one taxable year only. Okay? So technically, the letter of authority will initiate the issuance of the letter of authority will initiate the assessment process. Kailan siya dapat simulan ng BIR?
you go back to the filing of the return. Okay, the return, itong return natin, may be filed before the due date, at the due date, exactly at the due date, or after the due date, beyond the due date. So every return may due date yan. So for example, for individual income taxpayers, yung annual ITR, ang due date niya will be April 15. Yan. For VAT return, 25 days from the close of each quarter. For estate tax return, 1 year from the time of death. For the owner's tax return, 30 days after the donation. So may kanya-kanya silang due date. May kanya-kanya silang due date. So anong gagawin natin? Anong gagawin ng taxpayer pala? The taxpayer may file on the due date itself. Let's just take for example income tax return. Magpa-file siya on the due date itself. So kapag ganyan, wala kang ibang reckoning period. Before we proceed, no? para hindi tayo nalilito. May dalawang uri ng assessment. Kalimutan mo muna yung mga before due date and after na yun. Meron tayong tinatawag na ordinary. At meron tayong tinatawag na extraordinary. Ordinary assessment, extraordinary assessment. Kailan ordinary ang assessment? Ordinary ang assessment kapag ang taxpayer ay nag-file ng ITR, the taxpayer filed an ITR, or filed a return, the return is not false and not fraudulent. Yan. Tatlong kailangan. Nag-file siya. Yung file niyang return ay hindi false. Yung file niyang return ay hindi fraudulent. In which case, ordinary ang assessment. Kailan extraordinary ang assessment? Una, kapag hindi siya nag-file, the taxpayer did not file ang kanyang return. Or kung nag-file man siya, yung file niya ay false or yung file niya ay fraudulent. Again, kailan extraordinary ang assessment? Kung hindi siya nag-file ng return or kung nag-file man siya, false naman yung file niya. Kung nag-file siya, fraudulent naman yung file niya. In which case, extraordinary yung assessment. So between ordinary and extraordinary assessment, ang pinakaunang difference niyan would be yung prescriptive period to initiate the assessment. In an ordinary assessment, tatlong taon ang prescriptive period. In an extraordinary assessment, 10 years ang prescriptive period. Pag sinabing prescriptive period, ito yung amount of, ito yung period of time kung kailan pwedeng simulan yung assessment by the issuance of the letter of authority. So in case of an ordinary assessment, tatlong taon ang binibigay for the BIR. Ibig sabihin, kung sakali lang na ang assessment ay ordinary, tapos limang taon na ang lumipas, saka pa lang pinapadala ang letter of authority, then pwedeng sabihin ng taxpayer na ay prescribed na po yan. 2021 na po, ang gusto nyong i-assess ay yung return na final ko way back in 2009, for example. 2009. Tama ba? 2009. O lagpas na yan. Lagpas na po yan. Prescribed na po yung right ninyo to conduct the assessment. Therefore, you can now cancel the assessment. Or you can, the taxpayer can request for the cancellation of the assessment on the ground of prescription. And the brand of prescription. So 3 years, labantayan mo yan. Okay. Saan mo bibilangin tong 3 years na yan? Saka tayo babalik kayo dito sa before, after, and exactly at the time of the due date. Okay. So for example, ITR ang pinag-uusapan natin. You are required, the taxpayer is required to file it on April 15. In case the taxpayer will file it on April 15, then
Then the three-year period, wala kang ibang choice kundi bilangin siya on April 15 kasi wala namang ibang days involved. Diba? So kung ito ay April 15, let's say 2021, at ito yung return na gustong i-assess ng BIR, you just count 3 years from April 15 and that is April 15, 2021. And that is April 15, 2024. Wala kang ibang reckoning period kasi nag-file siya on the due date. April 15, 2021 yung due date, April 15, 2021 din siya nag-file. So the 3 year period to initiate the assessment will be counted from April 15, 2021. That's April 15, 2024. Now, let's say for example, pinadala ng BIR yung letter of authority through the mail. Kinoreyo niya. Pinadala niya, hinulog niya sa tawag dito, sa post office, pwede ba yon? On April 11, 2024. Na-receive ng taxpayer yung letter of authority on April 25, 2024. Yan. Anong sabi natin? Kung April 15, 2021 niya finile yung return, then may tatlong taon yung BIR to initiate the assessment by the issuance of the letter of authority, which is only on April 15, 2024. Just so happened that it was sent through mail and although pinadala niya before the expiration of the period, the receipt ng taxpayer after the expiration of the period. Prescribed na ba yung right ng tax ng ano BIR ng government to conduct the assessment? The answer is no. No, that prescriptive period does not yet run in or lapse. Bakit? Ang importante na ipadala. No? Hindi importante na yan ay matanggap exactly on or before April 15, 2024. As long as na ipadala siya before mag-lapse yung period, kahit na ma-receive pa yan nung taxpayer after the lapse of the period is still okay. Considered pa rin siya as made within the period to initiate the assessment. Okay? That's April 15. What if finale niya a day before April 14, 2021 or a day after April 16, 2021. O ngayon, meron ka ng dilemma. Kasi yung 3-year period mo, meron ka ng kailangan, may choices ka na ngayon. Kailang mula saan ko bibilangin itong 3 years na ito? Alam ko 3 years yung assessment of prescriptive period to initiate the assessment in an ordinary assessment. Pero saan ko bibilangin ito? From April 15, 2021 ba? Or April 14 kung kailan niya finile? Or what if late siya nag-file? Saan ko siya bibilangin? 3 years from April 15, 2021 ba? Or 3 years from April 16, 2021? Okay. So kapag the taxpayer filed no on a date which is different from the deadline, whether earlier or later, the rule is the 3-year period, prescriptive period to initiate the assessment will be counted from the date of filing or the date of the deadline, whichever is later. So again, if nag-file siya on April 14, 2021, although the deadline is April 15, 2021, the 3-year period will be counted on the later date. So hindi ka magbibilang from April 14, 2021. Dito mo bibilangin yung 3-year prescriptive period. In case a taxpayer will file his or her income tax return a day later, April 16, 2021, although the deadline was yesterday, April 15, 2021. Again, dahil magkaibang petsa yan, the 3-year period, reckoning period, will have to be counted from the date which is later. And in this case, that is April 16, 2021. So, meaning the BIR has until April 16, 2024, within which to initiate the assessment, by issuing the letter of authority together with the list of documents. Okay? I hope naintindihan natin yon. Now, what if extraordinary assessment?
So 10 years naman ngayon yung i-consider natin. Pero saan natin bibilangin yung 10 years? So forget about this, nasa taas. Itong 10-year period na yan ay depende kung ano ang naging dahilan kung ba't siya extraordinary assessment. Kung ang dahilan kung ba't siya extraordinary assessment ay hindi siya nag-file ng return, then the 10-year period will be counted from the discovery of the failure to file. From the discovery. 10-year period from the time na discover ng BIR na itong taxpayer na ito ay hindi nag-file, for example, ng kanyang ITR for the year 2021. 10 years. Not from 2021, ha? 10 years kung kailan na-discover. So, for example, discover ito sometime in 2070. Kunyari lang, 2070, dun pa lang na-discover ng BIR na itong taxpayer way back in 2021 ay hindi nag-file ng kanyang ITR. Then, the BIR can initiate an extraordinary assessment within 10 years from the discovery, which is April 2070. So, meron siyang 10 years from April 2070 kung kailan man niya na-discover yung failure of the taxpayer to file the return. What if nag-file siya ng return? 10 years from the discovery of the falsity or the fraud. Diba nagiging extraordinary ang assessment kung nag-file ka ng return pero yung return na yan ay false or fraudulent. So the 10-year period will have to be counted from the discovery of the falsity or the discovery of the fraud. Doon mo siya bibilangin. So kung ito ay final sometime in 1885, for example lang, sometime in 1885, at ngayon lang na-discover, then yung 10-year period, ngayon lang magsimula dahil ngayon lang na-discover yung falsity of you or yung fraud, yung fraudulent information doon sa kanyang return na final. Although hindi ko alam kung meron na ba talagang filing ng ITR way back in 1880-something. Okay? Now, nag-submit ka ngayon, nag-comply ka. Pag nag-comply ka, so nag-comply ka ngayon sa submission. Kasi confident ka na yung mga nakalagay na information sa iyong ITR ay prepared in accordance with the provisions of the National Internal Revenue Code. Sure ka. Na kung ano nakalagay sa NIRC, sa ganung paraan mo, fill upan ang iyong income tax return with the assistance, syempre, of your tax consultant, of your lawyer friend, o kung sino man. So kapag na-examine na ng BIR, tapos satisfied yung BIR, na tama naman yung ginawa mo, which is very unlikely na nangyayari sa totoong buhay, sabihin ng BIR, tama itong mga nakalagay sa na information sa iyong ITR, we are terminating the assessment. Kasi yun lang naman ang gusto mangyari ng BIR. Masatisfy yung kanyang inquiry na yung return na final mo ay naaayon sa provision ng National Internal Revenue Code and supported siyempre by the evidence that you submitted. Di ba? Nag-submit ka ng documents. So sabi mo dun sa tax return mo, ang sales ka po ay 12 million. So how do you support that? Submit ka ng mga official receipts, submit mo yung records mo, submit mo yung sales journal mo, submit mo yun. Kung ano man, yung mga kapag-substantiate and will convince the BIR na tama yung ni-report mo na revenue in the amount of 12 million. Nag-claim ka ng deduction, sabi mo meron kang salaries expense in the amount of 1,700,000. Anong basihan mo to claim that amount? Submit mo yung payroll mo, submit mo yung ano mo, yung withholding tax mo, 1601C, submit mo yung Alpha Lee, 1601-1604CF, etc., etc., with the list of your employees. So pag na-convince mo, tama, totoo nga, ito nga talaga yung expense mo, 1,700,000. So correct na yon. So ganun siya, ganun nangyayari ang assessment. Based on the provisions of the NIRC, the relevant revenue regulations, and the supporting documents that you submitted, if you are able to satisfy the BIR, then the BIR will inform you that they are terminating the assessment since they are already satisfied with the inquiry, no? With the inquiry that your tax return were prepared in accordance with the National Internal Revenue Code. What if hindi? What if based on the examination of the BIR, they discovered variances?
they discover discrepancy. Sabi nila, eh, sabi ng taxpayer, 12 million yung kanyang revenue, pero may undeclared revenue dito in the amount of 5 million. 17 million dapat to. Sabi ng taxpayer, ang kanyang expenses ay 6,200,000. Yung iba dito, walang suporta, walang supporting documents. Dapat 5,200,000 lang. Saan ang mangyayari? Inform ngayon ng BIR yung taxpayer. We discovered certain discrepancy. May mga discrepancy ka. Mapapadalhan ka ngayon yung mga discrepancy na yan. You will be informed both by regarding those discrepancy through the issuance of a notice of informal conference. Informing you of the discrepancy, how the BIR arrived at the computation, magkano yung kulang mo. So for example, based on the computation, kulang ka ngayon ng dahil kulang yung dineclare mo na revenue, dahil sobra yung cleaning mo na expense, lumiit yung iyong taxable net income by this much and kulang ka ng tax due, no, ng tax na binayaran by this amount. And dahil late na yan, meron niyang surcharge, meron na yung interest, and meron na yung penalty. Yung issuance ng notice of informal conference na nandyan siya sa tax code natin, tinanggal, binalik, yan. Kasi sabi nila, nagiging source daw ito ng corruption. No? Corruption. I don't know. I cannot confirm nor deny that. Pero sabi nila, ito daw ay, kasi ginagawa daw yung notice of informal. Informal eh. Para nakikita kayo kung saan restaurant, saan kapihan kayo nakikita. Informal conference. So kung saan opisina man o bahay nino. Kung saan daw nangyayari ang mga hiwaga na dapat hindi mangyari. Okay. Okay. Pero ayon sa RR, not RR, RMC. Ayon sa RMC 22-2020, hindi na mag-i-issue ng notice of informal conference. Ito yung problema dito kasi palig-baliktad siya. Ngayon, ang i-issue na lang nila ay notice of discrepancy. Technically, parehas lang naman ng purpose. Ini-inform ng BIR yung taxpayer about the discrepancy na na-discover nila during the conduct of their examination. Okay? Notice of discrepancy. Now, what can you do? You can address it within 5 days. You can explain your side within 5 days from receiving the notice. If you need more time, dahil meron kang mga isa-submit na documents, you have 30 days to do it. In any case, hindi pa ito yung actual assessment. Ini-inform ka pala ng BIR about the possibility na meron kang unpaid tax obligations in favor of the government. Okay. If you will not settle this one, the amount in the notice of informal conference or the notice of discrepancy, pag binayaran mo siya, then tapos na yung kwento. Binayaran mo na siya. But if not, you explain 5 or 30 days. In which case, yan, magkakaroon ng issuance ng PAN. Kailan magkakaroon ng PAN? Di ba sumagot ka 5 o kaya 30? And the BIR is not satisfied with your response. The BIR will now issue the formal assessment. So ito yung actual na assessment of the tax liability. Yung notice of discrepancy kasi is not the actual assessment yet. Diba? Parang not really an estimate, pero ini-inform ka na meron kang possible na tax liability. Ito yung formal na preliminary assessment notice. So dito, the PAN, kaya siya tinapay. The PAN must show in detail the facts and the law, the rules and regulations, or the jurisprudence on which the assessment is based. So kapag kulang itong mga to, you can just ask for the cancellation of the PAN kasi mandatory itong requirement na ito. Kung walang nakasaad doon na facts or law, legal basis,
kung hindi siya makapagbanggit ng provision ng tax code na na-violate mo or ng revenue regulation or decided case by the Supreme Court or at least the Court of Tax Appeals, then you can ask for the cancellation of the PAN. Hindi pwedeng sabihin lang doon, oh, ikaw taxpayer, we determine that you have unpaid obligations in the amount of 1 million. That is an improper notice. That is an improper preliminary assessment notice. Kasi kapag ganun lang siya kasimple, sinabi lang kung magkano yung utang ng taxpayer without informing yung facts, yung law, rules, regulations, and jurisprudence, which was the basis of that amount, there's no room for the taxpayer to answer or to rebut. Diba? Paano niya pa naman sasagutin yung ganong klaseng notice kung di man lang siya in-inform na ganito kasi yung naging nangyari. Nalaman namin na kulang yung dineclare mo na revenue. Nalaman namin na sobra yung cleaning mo na expense. Kapag ganun, nai-inform yung taxpayer, kasi possible na makonvince mo rin siya. Kaya pala ako nagkaroon ng utang na ganito kasi sobra pala yung expense ko. Ay, kulang pala yung revenue ko. O pag na-convince mo yung taxpayer, na-convince ng government ng taxpayer, then there's a likelihood na bayaran na lang niya yung utang niya kung convince siya. Kung convince siya na talagang may mali siya sa final niya. And baka convince mo lang siya if you will inform the taxpayer of those matters. Without those matters, hindi pwedeng left in the dark yung taxpayer. Anong gagawin ko dito? Sinabi lang niya may utang ko 1 million. So paano to? Anong basihan ko para malaman na totoo yung sinasabi ng BIR na totoo may utang ako na 1 million. Okay. Before we proceed further, meron tayong nilaktawan na step dito. Merong step kung saan hindi required yung notice of informal conference or notice of discrepancy or even the PAN. Ito mga situation na to, dumediretso sa issuance ng final assessment notice. Okay, if the error is simply mathematical, diba? Nakalagay doon, dineclare mo na revenue mo 10 million, dineclare mo na expense 1 million, tapos yung taxable net income mo 1 million din. Paano nangyari yun? Mathematical error. So parang ang sabi ng government, parang ang punto dito, sige na, sabi natin tama yung 10 million na revenue, sige na, tama na yung 1 million na expense, mali yung kanyang taxable net income. Hindi pwedeng 1 million lang yung taxable net income niya. Sige na, correct ka na sa 10 million at 1 million mo, mali ka naman sa taxable net income. Diretso tayo sa final assessment notice kasi mathematical error lang naman yun pinag-uusapan natin dito. Pangalawa, kapag merong discrepancy between the taxes withheld and remitted. So kapag merong withholding agent like an employer, yung employer withholding agent siya, dineclare niya na nag-withhold siya ng 10 million pero wala siyang proof na ni-remit niya yung buong 10 million. For example, ang remit lang niya sa BIR, ang proof lang niya 8 million. So may proof na nag-withhold ka ng 10 million from your employees, pero ang proof lang na niremit mo siya or binayad mo siya sa government, 8 million lang or 2 million lang. Merong kulang. So ano lang naman ito eh, nag-remit, inaamin mo bilang employer na nag-withhold ka ng 10. At based on your document na sinubmit, ang niremit mo lang ay 8. Nasaan yung 2? Yun lang naman yung tanong dito. Nasaan yung 2? Wala tayong kailang informal conference or preliminary assessment notice. Diretso na tayo sa final na yon. Pangatlo, refund and tax credit. Ito naman, nag-avail siya ng remedy na sabay. Kung meron kang overpaid na tax, syempre, entitled ka yung taxpayer na mabawi yan. Diba kung ang utang mo lang naman sa government ay 10 million, nabayad mo na ay 11 million. Siyempre, hindi pwedeng kunin ng government yung 11 million kung ang utang mo lang naman ay 10. So meron kang 1 million na overpayment. Anong gagawin ng taxpayer kung meron siyang 1 million na overpayment? Kung income tax ang pinag-uusapan natin, most likely dalawa yung iyong pwedeng pagpilian. Mag-refund ka, mag-file ka ng claim for tax refund, or if you don't want, you can just carry over it and automatically you claim that amount 1 million by way of tax credit which will reduce their future tax liabilities. Pero hindi pwedeng sabay. Namimili ka lang. Magre-refund ka ba or mag-tax credit ka? Siyempre, pag pinagsabay mo, that would amount to a double recovery. Kunyari, 1 million lang naman yung utang, yung binabawi mo, nag-file ka ng refund for 1 million, nag-file ka pa ng tax credit for 1 million.
in effect, magiging 2 million na yung benefit on your part. Hindi naman fair yun for the government. Kung 1 million lang naman yung entitlement mo, then mamili ka. Yung 1 million mo na ba yan, ipaparefund mo ba or itatax credit natin? Mamili ka lang dyan. Ang nangyari dito, nag-file siya ng claim for VAT ng for tax refund. Ibig sabihin gusto niya iparefund yun. Pero while the refund is pending, nag-file siya ng return showing the same amount to be claimed as tax credit. No, dumodouble benefit siya. Siyempre, ito dalawa alam ng government yan. Aware yung BIR dyan. Teka lang, nag-file ka ng claim for tax refund last year. Tapos ngayon, i-claim mo ito as tax credit, ah, double recovery yan. Alam namin yan. Meron kami based on this record, nag-file ka ng refund. So there is nothing left to talk about. Wag na tayo mag-notice of informal conference or mag-PAN. Diretso na tayo sa final assessment notice. Itong excise tax naman, meron kasi tayong, ang excise tax is advance payment. Meaning, bago siya lumabas sa customs territory, dapat nabayaran niya yung excise tax. Bago mo siya ilabas ng factory mo, dapat nabayaran niya yung excise tax. Ganun yung sistema ng excise tax. Ang nangyayari dito, merong mga produkto na lumabas, for example, ng factory mo, pero wala ka makita, mapalabas na proof na nagbayad ka ng excise tax. So, paano nangyari yun? Lumabas. Kung lumabas yan, ibig sabihin, bayad na yung excise tax o show us proof na binayaran niya yung excise tax. If wala ka mapakitang proof, then again, there's nothing to talk about here. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo ng final assessment notice. And then finally, if an exempt importer transfer his importation to a non-exempt importer. So in this case, may dalawang entity para silang importer. Pangalanan natin sila si A at si B. Si A yung exempt, si B yung non-exempt. Si B may gusto siyang i-import into the Philippines. Kaya lang non-exempt siya, meaning kailangan niya magbayad ng tax on the importation. So ang ginawa ni B, meron silang scheme, meron silang device. Sabi ni B kay A, meron akong gustong i-import, kaya lang ako ay non-exempt. Ikaw exempt ka. Ang gawin natin, ikaw mag-import at bigay mo sa akin. Kasi pag si A yung nag-import at dahil exempt siyang importer, walang tax na babayaran. Pero hindi man talaga para sa kanya yun. Ang ginawa niya, transfer niya kay B who is a non-exempt importer. So, parang nilulusutan ninyo yung batas, di ba? Gumagawa kayo ng mga ganyang mekanismo para palabasin na si A yung nag-import pero ang totoo, si B naman talaga yan. So ang sabi ng batas natin, let us forget about A, hindi siya nag-exist sa atin. Si B ang totoong nag-import dyan. Ganun ang tingin ng NIRC dyan. B, ikaw lang ang nandito at ikaw lang ang nag-import. Kahit na ang totoong nag-import na si A, pero subsequently, transfer niya sa'yo, ikaw ang nag-import niyan. Nagbayad ka ba ng tax, B? Hindi. At dahil hindi ka nagbayad ng tax, wala nang paligoy-ligoy, isuhan ka namin ng final assessment notice. So ito yung mga sitwasyon kung saan hindi dumadaan sa preliminary or sa notice of informal conference ang assessment diretsyong fund agad. Mathematical error, deficiency between taxes withheld and remitted, refund of tax which has been claimed as tax credit at the same time, and then excise tax and exempt importer transferring to in an exempt importer. So MADREX. MADREX X. Meron siyang tawag dyan. Exponent. MADREX X. Okay. So ito, PAN. Kung hindi ka MADREX, maisyuhan ka ng PAN. Anong gagawin mo pag nakatanggap ka ng PAN? Kainin mo, hindi. Ng PAN, yung preliminary assessment notice, basahin mo. If you are convinced, bayaran mo. I-settle mo yung utang mo. If you are not convinced with the what is stated in the PAN, you can always file your response or reply within 15 days. And bibilangin yung 15 days from the day na na-receive mo yung PAN. So kung pinadala ng BIR yung PAN on April 12, na-receive mo lang siya, let's say on April 23,
So dito mabibilangan yung 15 days. Hindi kung kailan pinadala, kung kailan mo natanggap. Syempre yun lang naman yung fair. Ba't mo naman bibilangin from April 12? Eh, yung pa nga nababasa yung laman. So kung natanggap mo yung PAN on April 23 din, and if you are not amenable with what is stated there, you can file your response or reply within 15 days from April 23, which is on April 38. Walang April 38, no? April, May. You have until May 8 within which to file your response or reply. Parang text lang, no? Response or reply. Kaya yun. Meron tayong nate-text dito sa gilid. Okay. Anong laman ng response or reply mo? The same way kung anong laman ng PAN, yun din ang magiging reply mo. Pero syempre, iba naman. Huwag mong kopyahin yung PAN kasi parang kinakampihan mo yung BIR. Sabihin mo, sa reply mo or sa response, mali kayo. Mali yan. Ganito dapat. Sabi niyo, meron kayo nakitang resibo. Eh, hindi naman talaga, hindi naman nakapangalan sa akin yun. Nakapangalan yun kay XYZ Company. Eh, XYZ ako. XYZ yun. XYZ. Ganyan. Kung anong mang palusot mo or dahilan mo, gamitin mo rin yung batas. Eh, hindi po applicable yung article o section 32. Dapat tumingin kayo sa section 33. Dito siya nakocover. Sabihin mo, o based mo sa revenue regulation 8-2009, ganito po dapat. Mag-cite ka ng kaso, ay hindi po applicable yan. Ang applicable po itong kaso ng Fort Bonifacio Development Corporation versus BIR. Ganun. Bahala ka. Basta dapat may kwenta yung gagawin mong response or reply. Para baliktarin mo, refute mo, o kontrahin mo yung nakalagay sa PAN. Kapadala mo siya within 15 days. So pag pinadala mo yan within 15 days, ma-receive ng BIR, pabasahin niya syempre. Pag na-convince siya sa laman ng response mo or ng reply mo, ano gagawin ng BIR? Cancel na yung assessment. If you are able to convince the BIR, which is most likely hindi, hindi mo siya mako-convince. So pag hindi mo siya na-convince, issue hang kanya ng formal letter of demand together with the final assessment notice or the FAN. Yan, electric fan naman tayo ngayon. Kailangan natin yung init, no? Fan. So ito, just like the PAN, ito ay yung the formal letter of demand or the final assessment notice cost for the payment of the taxpayer's deficiency tax. And again, it shall state the fact, the law, the rules, regulations, and jurisprudence upon which the assessment is based. Otherwise, the assessment is void. Kung hindi ka mag-i-inform ng facts, law, rules, and regulations, at kung hindi mo masasabi kung bakit mali yung taxpayer sa kanyang reply or response, then forget about your FAN. It will be considered as void. Okay. Pag nakareceive ka ng FAN, yung taxpayer makakareceive ng FAN, basahin niya muna. Huwag muna siyang magalit. Basahin niya muna. Check niya kung makukonvince siya. Pag na-convince siya dun sa FAN, again, bayaran niya. If hindi siya convinced, anong gagawin niya? Pwede siya mag-protest. Okay, ano ang pinaprotest natin? Yung FAN. Ano ang nireply natin? Yung PAN. So you can file your protest within 30 days. Again, from receipt of the FAN. So pag na-receive mo yung FAN bilang ka 30 days, you can file your protest. Ganito ba yung protest na yon? Hindi. Ang protest ay parang sulat lang din. Ganun ulit, parang PAN din siya, pero dapat, syempre dapat iba-iba na yung laman niya kasi nade-develop yung kwento eh. Kung paulit-ulit lang binabanggit mo doon sa PAN o doon sa reply mo, eh hindi mo talaga mako-convince yung BIR. Dapat explain mo siya in such a way na mako-convince mo siya. 30 days from receipt. Okay. Under our tax system, meron tayong dalawang uri ng protest. You have request for reconsideration and request for reinvestigation. Para sa protest yan. Ano ngayon ang protest kapag request for reconsideration siya? Request for reconsideration is a protest kung saan hinihiling ng taxpayer, yung commissioner, na re-evaluate niya yung kanyang assessment of the case. Ganto po yung mga ebidensya na natin. Baka po iba yung pagkakaintindi ninyo. Ganto po kasi dapat yan. Yun yung request for reconsideration. Ang pinag-aayon niya sa request for reinvestigation, ganun uli, may gusto kang ipabago dun sa BIR commissioner, pero hindi based on what is already on record, but based on newly discovered or
additional evidence. Sabihin mo, meron po kasi kayong hindi pa nakikita. Ito pong dokumento na ito ang magpapatunay na yan ay mali. Yung inyong mga assessment ay mali. But you have to explain bakit siya hindi available dati. Oh, yung additional evidence mo na yan. Saan siya nakuha? Nasaan siya naroon? But wala siya nung nag-submit kayo before? Yan. Newly discovered or additional evidence. Itong request for reconsideration, walang additional evidence. Yung request for investigation, merong additional evidence na isa-submit. Kaya naman, sa request for reinvestigation, meron kang additional 60 days. Para saan to? Kasi sinasabi mo na meron kang additional evidence or newly discovered evidence. So meron ka ngayong 6 na pong araw para i-ready ang mga newly discovered or additional evidence na yan for submission to the BIR. Since in a request for reconsideration, there is no such newly discovered evidence or additional evidence, hindi nag-a-apply itong 60-day period. So in effect, in a request for reinvestigation, the maximum period that the taxpayer has is 90 days. So naka-receive siya ng fund dito, within 30 days kung i-maximize niya, magpa-file siya ng request for reinvestigation at meron siya ngayong 60 days from the filing of the request for reinvestigation within which to file or within which to submit the additional evidence. Again, dahil ang request for reconsideration ay walang additional evidence, hindi mag-a-apply itong period na ito. So dito pa lang deadline na for the filing of the request for reconsideration. Okay. So pag nag-submit ka ng protest, meron tayong in-between, step 5.5. Pag nag-submit ka ng protest, whether you are submitting it by way of request for reconsideration or request for reinvestigation, you are giving the BIR 180 days within which to decide on your protest. Bibilangan mo siya. Pag nag-submit ako ngayon, impliedly sinasabi ng taxpayer doon sa BIR, mag-decide ka within 180 days. At dahil meron kang hinihintay na period, may dalawang maaaring mangyari. Maaaring mag-decide siya, maaaring wala siyang gawin. Pag nag-decide siya, syempre dalawa yan. Pwedeng favorable, pwedeng unfavorable. Pag favorable, okay na. Tapos ting assessment. Favorable, ibig sabihin na convince mo siya sa protest mo, whether request for reconsideration yan or request for reinvestigation. Ito palang 180 days ay binibilang, di ba sabi natin, ito yung fund. Meron kang 30 days within which to file your protest. Kapag request for reinvestigation yan, meron kang 60 days within which to submit your documents. Kung yan ay request for reconsideration, yung 180-day period ay bibilangin mula dito. Pero kung yan ay request for reinvestigation, yung 180-day period ay bibilangin mula dito. Okay? So 180 days for the BIR to decide. Maaari magkaroon ng decision. At hindi importante kung kailan lalabas yung decision, ha? Whether lumabas siya during the 180-day period or after the 180-day period or exactly on the 180th day, may decision. Pag favorable yung decision sa'yo, then okay na yung assessment. Ibig sabihin na convince mo yung BIR based on your submission na dapat i-cancel na yung assessment. Or most probably, no, highly likely na you will receive a decision on your protest unfavorable to you. Ibig sabihin, hindi mo na convince yung BIR na ganito dapat na mag-side sa'yo. Kapag ganyan, syempre, meron kang remedyo. Or kung okay na sa'yo, bayaran mo na siya. Unfavorable yung decision, pero babayaran mo pa rin. Okay lang sa'yo. Pero if not, meron pang remedyo na maaaring gamitin. Discuss natin siya sa sunod na slide. Okay? What if dumating yung pang 180 nang walang nangyayari. Walang nangyayari. So nag-file ka ng protest dito, request for reconsideration. So bilang ko ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180. Pang 180th day na, walang desisyon na dumadating.
kapag ganyan, na walang decision na dumarating, ang tawag dyan ay inaction. There is already an inaction on the part of the BIR commissioner. Pinabayaan yung tumakbing 180 days without the BIR acting upon the protest. Hindi niya sinasabi kung nag-grant ba o na-deny ba. Wala lang. Hindi alam yung taxpayer kung nasang sitwasyon na sila. So kapag ganyan, the taxpayer will consider it to be an inaction. And since yan ay inaction, pwedeng i-consider ng taxpayer na dinenay na yung kanyang protest. Kasi may inaction eh. Denied na yan. Okay. So kapag inaction or decision which is unfavorable to you, so inaction, wala siyang ginawa. Decision, meron siyang ginawa, nag-decide siya. Pero laban sa yung decision niya. Hindi kanya kinampihan mo sa decision. If you want to avail additional remedy, what you should do is to go to the Court of Tax Appeals by filing a petition for review within 30 days from your receipt of the adverse decision or 30 days from the expiration of the 180-day period. Again, dalawa yung pwede mong i-apela sa Court of Tax Appeals, pero hindi sabay ito, syempre. Is either ang i-apela mo ay yung adverse decision or ang i-apela mo ay yung inaction. Let's say naka-receive ka ng decision, 475 days from the date that you filed your protest. Nag-file ka ng protest, nagbilang ka 475 days na, saka mo palang na-receive yung decision denying your protest. Kapag ganyan, meron kang 30 days. Meron kang 30 days from the day na na-receive mo yung decision adverse to you, which is on the day 475. Okay lang yun. If inaction yan, nag-file ka ng protest mo, whether pag-reconsideration, or nag-submit ka ng documents based on request for an investigation, nagbibilang ngayon yung 180-day period. O, bilang 120, etc. 180. Dahil inaction yan, you can already elevate it to the Court of Tax Appeals. And you have 180 days, when you have 30 days from the 180th day within which to file your petition for review with the Court of Tax Appeals. So mula dito, magbilang ka ngayon ng 30 days. You don't have to wait until the 30th day. If you want to file it on the 15th day, it's okay. On the 10th day, it's okay. On the 25th day, it's okay. But you have until the 30 days from the expiration of the 180-day period within which to elevate the matter to the Court of Tax Appeals based on an inaction. Okay? Ano ang pwedeng dalihin sa CTA? By the way, judicial remedy na ang tawag dito kasi korte na yung involved. Judicial remedy na ang tawag natin. So you can elevate a decision which is adverse to you. You can elevate to the Court of Tax Appeals an inaction. Why inaction? Because you filed your petition for you filed your protest and the BIR did not act on it after 180 days. So ina-elevate ko na siya sa CTA. Again, 30 days yung period mo to file your petition for review with the CTA. So ito yung building ng CTA. Okay. Who will decide on your case? Ang tawag dyan ay CTA Division. So para lang maintindihan natin, ang Court of Tax Appeals ay composed of 9 justices. So, for example, si A, B, C, D, E, F, G, H, and I. H and I. So 9 sila, pero they are grouped into 3. No? Para siyang the boat is sinking. Group yourselves into 3. So magkakakamping ngayon si A, si D, tsaka si G. Si B, si E, tsaka si H, B. No, B. Tapos si C, si F, tsaka si I. Si F, I. Sila yung magkakakampi. So si A, yung grupo ni A, ang natawagan natin first division. Yung grupo ni B, ang second division. At yung grupo ni C, I, third division. So pag nag-file ka ng petition for review with the Court of Tax Appeals within 30 days from, again, 30 days either 30 days from either the receipt of the adverse decision or 30 days from
the expiration of the 180-day period. File ka ng petition for review, it will be raffled, no, raffled among the three divisions. So pwedeng first division siya mapunta, second division, or third division. So pag na-raffle na yan, syempre ipapatawag niya yung taxpayer na nag-file at yung BIR. Kapag ganyan, mag-hearing kayo. O BIR, ano ang ebidensya? Ano bang masasabi mo dito sa petition for review? O taxpayer, ano ang iyong ebidensya in support of your petition for review? Ano ang ebidensya? Sino magtetestigo? Sino uupo sa witness stand? O ano ang mga dokumento? Etc. etc. So ang habang nag-hearing kayo, ang paharap ninyo ay tatlong husgado, tatlong judge. Si Judge A, si or Justice A, Justice kasi yung tawag sa kanila dyan, si Justice D at saka si Justice G. Silang tatlo yun. So, medyo nakaka-intimidate kasi isang judge nga lang na mag-appear ka ng hearing, nakaka-intimidate na tatlo pa kaya. Anyway, after the presentation of evidence on both sides, no, side ng taxpayer, side ni BIR, the BIR division, ay the BIR, the CTA division will have to come up with its decision. Kung kailan man lalabas yan, syempre after pa mag-present ng evidence ng lahat ng both parties. If that decision is favorable to you, then okay na. But if favorable yan sa'yo, the BIR can now question the decision. Kasi unfavorable sa kanyang decision. If unfavorable sa'yo, sabi ng CTA division, ay tama yung BIR, mali ka taxpayer, bayad ka ngayon ng 10 million. Basahin mo muna yung decision, if you are convinced na kailangan mo talaga magbayad ng 10 million, then so be it, magbayad ka ng 10 million. So may pambayad ka. But if you do not agree with decision of the CTA division, you can elevate it sa CTA pa rin, pero ang tawag na natin ay en banc or en banc. Pag sinabing en banc, lahat silang siyam. So di ba nung nag-file ka ng petition for review mo, inassign siya sa first division, in which case silang tatlo yung nag-decide doon sa kaso mo. But if you are satisfied or if the BIR is not satisfied with the decision of the CTA division, any of you, pwedeng ikaw or yung BIR, depende kung sinong nanalo or natalo, can elevate the case to the CTA en banc, in which case all nine justices will be involved in the review of your case. No, hindi na kayo mag-hearing ulit. Wala nang ano, additional evidence. So, re-reviewin na lang, tama ba yung appreciation ng first division? Sabi ng BIR, mali daw. Sabi ng taxpayer, mali daw. Okay. So the CTA en banc will also come up with its own, usually ang tawag dyan, resolution. Or minsan tinatawag lang decision, but most more appropriate yung resolution. So pag may resolution na, again, whether kung sino man yung talo, let's say ikaw yung talo, yung taxpayer yung talo, basta may resolution. If you are convinced that you are liable this time for 11 million, bayaran mo na yung 11 million. If not, you still have the remedy of filing an appeal with the Supreme Court. No? You call it a petition for review on certiorari under Rule 45 of the Rules of Court. You have 15 days to do that. 15 days counted from your receipt of the resolution from the CTA. Ganyan. So you have 15 days to file your petition for review on certiorari. Okay? The Supreme Court is the ultimate, ano, the ultimate, tao dito, decider. Wala nang mas mataas sa Supreme Court, kaya nga siya sa Supreme Court. So kung talo ka dyan, bayaran mo na yung utang mo. That's the last of the judicial remedies. So medyo malayo yung ano narating natin. No? File ka ng return, issue yung LOA, tsaka yung notice of discrepancy, file ka ng answer mo dyan or reply, masagutin mo siya. If not, issuehan ka ng PAN, file ka ng reply mo or response sa PAN. Pag hindi na convinced, diretso sa PAN yan and formal letter of demand. Pag di ka pa rin convinced, kung ayaw maniwala sa fan, you can file your protest, whether consideration or re-investigation. Pag re-investigation, you have additional 60 days to submit your additional evidence.
pag nag-file ka ng protest, you are giving the BIR 180 days within which to rule on or decide on your protest. No? Pag meron siyang decision which is unfavorable to you, you elevate it to the CTA division. Kung meron siyang inaction within 180 days, you can still elevate it to the CTA division. If not satisfied, elevate sa CTA and bank. And if still not satisfied, go to the Supreme Court by way of petition for review on certiorari. Okay, that's the entire remedy on assessment. Now, ano naman tong refund? How do we go about the process of refund? Para magkaroon ng refund, you pay your taxes first, no? Hindi pwede, hindi ka nagbabayad ng tax, nag-ask for ng refund. You go to the BIR, mag-file po ako ng refund, ano pong ipapa-refund nyo? Wala po. Ay, hindi pwede yun. Bayad ka muna ng tax mo bago ka mag-claim for refund. So, kailan ka entitled sa refund? If merong overpayment, no? If merong overpayment or illegal yung binayad mo. Nagbayad ka but you are not actually bound by the law na kasi ibang law ang nag-a-apply sa'yo. Exempt ka pala, pero nagbayad ka pa rin. Entitled ka sa refund. Ba't ka nagbayad? Eh, exempt ka nga under the law. So, nagbayad ka muna. Kasi wala ka nang i-refund kung di ka magbabayad. Bayad ka muna. Okay. Kung sa tingin mo, entitled ka sa refund, ayan. Ay, hindi ko pala dapat binayaran yun kasi exempt ako. Or hindi pala dapat siya 10 million. 9,500,000 lang. 500,000 lang. Sobrang ng 500,000 yung binayad ko. I-refund ko yan. Again, hindi mandatory na mag-refund. You can avail of the carryover. If you want, i-carryover mo na lang siya. Pero if you want, you can file a claim for tax refund. Kailan mo siya gagawin? 2 years. 2 years. Tandaan niyo yung 2 years na yan. Importante yan. Okay. Kapag nag-file ka ng claim for tax refund, you are giving the BIR 180 days within which to decide on your application for tax refund. Dito siya agad, no? Parang sa kwento dun sa assessment, parang step number 5 pa to, 5 or 6. Pero dito, pagka-file mo ng application mo for tax refund, automatic you are giving the BIR a period of 180 days within which to decide on your application for tax refund. In which case, may dalawang option na maaaring mangyari. Maaaring magkaroon siya ng decision which is favorable, in which case happy na kayo, or unfavorable, in which case lungkot ka kasi di-deny yung refund mo. Or inaction, tumakbo ang 180 days, hindi mo alam kung talo ka ba o hindi, no? Hindi ka makangiti, hindi ka makasimangot. Kasi hindi mo alam, wala siyang ginagawa, wala siyang pakialam dun sa final mo na application for tax refund. Whether that is an unfavorable decision or an inaction, you are given a period of 30 days within which to elevate the matter to the Court of Tax Appeals by way of petition for review. Yan. Ganun uli, magsisimula yan sa division. If you are not satisfied, you can elevate in the end ba? And if wala pa rin, you can go to the Supreme Court by way of petition for review on certiorari within 15 days. So technically, ano siya, maikling kwento ng assessment. File ka ng claim for tax refund, 2 years. You are giving the BIR 180 days to decide. If favorable, okay na, manlibre ka na sa samgipsal kasi nakapag-refund ka. If unfavorable, lungkot ka ngayon. Siyempre, ipapaliwanag naman ng BIR bakit dininay niya yung refund. Kung naniniwala ka dun sa decision niya na hindi ka entitled sa refund, then okay lang, umuwi ka na sa inyo. Pero pag hindi, petition for review. No? Naniniwala ka sa position mo na entitled ka talaga din sa refund. Or, you don't know kung ano ba talaga ang disposition ng BIR. Nagkaroon na ng inaction sa loob ng 180 days in which case you can still elevate it to the BIR, to the CTA rather, by way of petition for review. Not on certiorari, petition for review only. Okay. Sabi ko, importante itong 2-year period na yan. Yung 2-year period na yan ay importante kasi dalawa yung ini-indicate niya. Dalawa. Una, ito yung 2-year period to file your claim for tax refund. At 2-year period din to elevate the matter to the CTA. So dalawa yung sineset niya na deadline. So for example, para magkaintindihan tayo, nag-file ka ng return at nagbayad ka on April 15, 2021.
So dadagdagan mo siya ng 2 years. Sa anong petsa, saan petsa ka mapupunta? April 15, 2023. Yan. April 15, 2023. Gawin mo natin yung regular na sitwasyon. Regular na sitwasyon. Kung nag-file ka on April 16, 2023. One day pa lang, kakabayad mo pa lang, ganun ka ka-excited. Kinabukasan, bumalik ka ulit. Sabi ng BIA, kilala ka yung, anong familiar yung mukha mo ah? Kilala ka yung mukha mo. O, sabihin ng taxpayer, opo, ako po yung nandito. Nag-file po ako ng return kahapon. O ano po may paglilingkod ko? Pa-file po ako ng tax refund kasi mali pala yung kahapon na binayaran ko. Refund agad, no, isang araw pala. Pasok ba yan? Ay, hindi pala April 2023. April 16, 2021. Kinabukasan lang. April 16, 2021, nag-file siya ng claim for tax refund. Oh, agad-agad. Oh, pasok ba yan sa 2-year period? Yes, isang araw nga lang. Okay. Anong sabi natin? We are giving the BIR 180 days. For purposes of examination, kailangan magbilang ka talaga ng 180, pero sige na nga, mag-ano tayo. Let us seek the help of the internet. 180 days from April 16, 2021. 180 days from April 16, 2021 ay October 13, 2021. Same year, syempre. October 13, 2021. So, ano mangyayari? Dumating na yung October 13, 2021, wala pa rin siyang desisyon. Wala pa rin siyang desisyon. Anong sabi mo? You can consider it as an inaction, and actually, it is an inaction, and you can already elevate it to the CTA division. Anong period meron ka? 30 days. So you have 30 days from October 13, 2021. You have until October, ano 30 days? October 12. Ah, hindi. November 12, 2021. Kung mag-file ka ng petition for review sa CTA on November 12, 2021, i-entertain niya ba yan? The answer is yes. Bakit? Eh kasi nga, nagbayad ka April 15, nag-refund ka April 16, 2021, tumakbo ang 180 days, October 13, 2021, at tumakbo yung 30 days, November 12, 2021, pasok lahat doon sa period. Again, ang ginagawa natin, minamaximize natin yung mga period palagi. Ah. It's not necessary na i-maximize mo siya. Pero ang point kasi natin, kung pumapasok ba yung mga petsa, eh, kaya lagi natin minamaximize yung mga period. Nag-file ka noong November 12, 2021. Pasok ba yan? Yes. Saan? Sa 2-year period to elevate ito the CTE. Kailan nga yung deadline na yan? April 15, 2023. Diba? So pasok siya. So nag-file ka ng refund, April 16, 2021. Pasok yun. Nag-file ka ng appeal to the CTE, November 12, 2021. Pasok din yun sa 2-year period. Okay. Gawin natin ultimate yung ano yung example. So nag-file siya. Nag-file siya ng return at nagbayad ng tax on April 15, 2021. Okay. Dagdagan mo ng 2 taon. Meron kang April 15, 2023. Anong ini-indicate ng petsa ng April 15? April 15, 2023. Itong petsa na ito, ang last day to file your claim for tax refund. This is the last day also to file a judicial appeal or judicial to avail the judicial remedy of elevating the matter to the CTA. So, 2. Okay. Anong ginawa ng taxpayer? On April 1, 2023, nag-file siya ng claim for VAT tax refund. April 1, 2023. Pasok ba yan sa period? Yes, kasi ano? Hanggang kailan meron siya? April 15, 2023. And nag-file siya ng refund April 1, 2023. Eh. So pasok pa ba ito sa period sa pagka-claim ng refund? Pasok pa. Pwede pa yan. Anong sabi natin sa ano step number 2? You are giving the BIR 180 days.
if you will give the BIR 180 days, sabihin natin, sige na, po-computing ko na, April 1, 2023, that will fall on September 28. September 28, 2023. Can you wait for the BIR until September 28, 2023? The answer is no. Why? Because if you will wait for the BIR until September 28, 2023, then you will lose your right to elevate it to the CTA. Bakit? Kasi inistaran na nga natin dito, anong sabi natin? Ang karapatan mo lang na i-elevate yung matter to the BIR, ay to the BIR, to the CTA, is only until April 15, 2023. So if you will file your administrative claim for tax refund sa BIR on April 1, 2023, which is okay lang kasi within the two-year period pa naman yan, wala kang buong 180 days to elevate the matter, to wait for the BIR rather, on your application for a tax refund. If dumating yung April 15, 2023 at wala pa rin desisyon, the correct thing for you to do is to file an appeal with the CTA. Why? Kasi this is the last day to file an appeal with the CTA. Kasi yun yung two-year period from April 15, 2021. You cannot insist na I waited until September 20, 2023 for the BIR to decide on the application for tax refund. Kapag nag-file ka ng appeal dyan, i-deny lang yan ng CTA. Sabi ng CTA, oh, tapos na yung period. You only had until April 15, 2023 within which to elevate this case to us, to the CTA. Since you filed it beyond April 15, 2023, then this is filed out of time, we cannot act on it. Denied siya. Denied. Naintindihan. Sana ninyo yun. No? Sana naintindihan. Okay, so that's it. Those are the remedies which you should be aware of. Again, collaboration to palagi between the accountants and the lawyers, the consultants and the lawyers. Siyempre, yung mga nag-a-appear sa korte, mga lawyer yan, sila lang naman ang pwede mag-appear. Hindi naman pwede mag-appear yung accountant. Pero yung mga accountant pwede mag-testify. Pwede mag-testify yan sa korte. Pero mag-a-appear, magkakandak ng hearing, syempre mga lawyer. Kaya nga collaboration yan palagi. It's a team. No? Meron ka dapat team of professionals to protect your interest. Which should form part of your, again, going back to the topic, strategic tax management. Hindi pwedeng puro compute lang ang ginagawa mo. You should prepare for these matters. You should be able to see ahead. No? Dapat alam mo kung ano yung mangyayari. Na in case, for example, in case na iniisip mo, meron ka nang ginagawa ngayon, in case na in the future magkaroon ng problema, prepared ka with the documentation. Part yun ng planning mo. Hindi pwedeng barabara lang sa documentation kasi eventually kakailanganin mo yung mga bagay na yan. With all the remedies na pinag-aralan natin, lahat yan dapat supported by evidence. Labanan talaga ito ng ebidensya. And if you are not able to support your claims with competent evidence, then sayang yung ano mo, yung pagpaplano mo. Sayang lahat ng mga ng pagtitipid mo. Diba, for example, ginamit mo yung mga information na yun para makatipid ka ng taxes and eventually nagkaroon ng problema tapos hindi mo naman masubstantiate lahat ng ano mo, ng claims mo, then sayang lang. Masayang lang, no? Hindi, you have to plan ahead and with that planning ahead is your knowledge, no? Working knowledge lang naman. Hindi mo kailangan yung mga details on how to appear before the CTA, how to prepare the protest, ganyan. Siyempre, ano yan, collaboration yan. Siyempre, yung mga amounts, ikaw mag-feed yan. Don't expect the lawyers to compute the amounts for you. Dapat yung accountant yung magsasabi, ganto kasi yan, etc., etc. Hey, I hope no with this lecture video you na refresh ang inyong utak with the two basic remedies, set of remedies available to the taxpayer as well as with the government, no?
the process of assessment and the process of filing a claim for tax refund, yung admin portion niya and yung judicial portion. Okay? See you on the next video. Thank you.